Alam ko maiintindihan mo din ako balang araw. Mali itong ginagawa natin, Gerald. Mali ba na proteksyon ng kakasama ko? Paano yung totoong anak niyo ni Rhea? Jessa, parang doon sa katulong natin noon. Huwag na huwag mong masabi ang sikreto natin. Kung hindi, puputulin ko sustento binibigay ko sa'yo. Puro, kaya siya mahal na nanay niyo. Kasi maganda siya. Yung bela ko! Ayun! Ayun naman, kailangan gawin yun para dyan eh. Ako nga pala si Melchor. Ako si Jessa. Wala ka talagang pakinabang sa akin. Nanay! Ay, nanay! Sakit! Anong nanay nung masakit-sakit? Kanina pa kita hinahanap, ha? Aray. Bakit? Anong ginawa mo sa labas, ha? Nanay ko po! Sakit na po natin. Ay, nako! Wala yan sa sakit ng ulo na binibigay mo sa akin. Pantakin mo! Naglalakwa at saka doon tapos na pakilabahin mo. Eh, sino ba gusto mo maglaban yan? Ako? Gusto mo bang mapagod o masira ang mga kamay ko tsaka yung nails? Gusto mo ba? Ayoko po. Ay, ayaw mo naman pala eh. O sige, maglaba ka na tas, mamlansya ka, ha? Sige po, Nay. Talaga? Yung ginagamit ni Inay para mas lalo siyang gumanda. Siguro pag ginamit ko to, pag gumanda ko, lalo niya akong mamahalin. Di na siya maiinis sa akin. Ganda mo. Hindi nga kita nakilala. Nay, parehas na po tayo maganda. Gaga, sarcastic. Naniwala ka naman sa akin. Alam mo, kung ako sa'yo, tumingin ka naman ng mabuti sa salamin. At tignan mo yung katotohanan na mukha kang halimaw kasi kahit anong ilagay mo sa buhok mo o sa mukha mo, eh mukha ka pa rin halimaw. Bakit nga ba? Kasi pinakialam mo naman mga gamit ko, ha? Inay, gusto ko lang naman po maging maganda. Naku, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging kasing ganda ko. Alam mo ba, meron akong alam na lihim, Jessa. Lihim tungkol sa pagkatao mo. Tungkol sa tunay mong pinagmulan. Nay, ano pong lihim yun? Gusto mo ba talagang malaman? Sigurado ka ba? Opo, Nay. Gusto ko po. O, sige. Dahil mabait ako, sasabihin ko sa'yo kung ano yung lihim na yon. Esmeralda! Ano? Ah, ang lihim yung sasabihin mo? Eh, para tumigil na to para malaman na niya kung bakit ganun siya kapangit, kung bakit ganyan ang itsura niya. So, alam mo ba, kung pinagbubuntis kita, Esmeralda. Alam mo bang, alam mo kung sa kita pinaglihi? Oo, sa aswang. Kaya ang ganda-ganda ko at ang pangit-pangit mo! Sige na, pas ka na! Tahan na. Ikaw? Ano? Akala ko sasabihin mo ang totoo. Ito naman. Ano ba naman siya? Tanga.
May nervyos ako. Eh di pag malaman ng tatay niya na sinabi ko yung lihim namin, eh di titigil ang sustento natin. Ito naman, papayag pa naman ako. Yeah. Wait, speaking of sustento. Oh. Ha? Ano? Nasaan na? Aba. Eto na. Meron? Siyempre. Okay. Ako, may pamparol ka na naman, ha? Yes, 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 yes. Oh, talaga. Ay, ang sarap yung paipay. Lumalabi ko. Pinaglihi ako sa aswang. Kaya pala ganun na yung tsura ko ano? Talaga, Ma. Pero teka, anak. Oh. Huwag mong kakalimutan. Ibigay mo na sa akin yung allowance ko, ha? Teka. Ito po, ito. Teka lang. Ito po. Eh, bakit naman ito lang? Kulang naman to para sa pa... Alam mo naman, mahal na ang parlor ngayon, anak. Ma, Mario Josep. Pagkasyahin niyo na lang yan, Ma. Paano ba naman mapagkakasya to sa buhay ngayon? Bakit ba kasi hindi ka pa humingi ng umento doon sa sustento nung ama ng pangit na yon? Ma, kung alam ko nga lang kung saan ko makakontak yun, matagal na ako ng padagdag. Eh, kaso nga hindi ko alam eh. Basta dumarating na lang yung pera, hindi ko alam kung saan ang gagaling. Ay, naku, eh, paano na lang itong buhay natin ngayon? Ay, naku. Sige na, Ma. At saan ka ba pupunta? Esmeralda, saan ka pupunta? Ma, palalaguin ko muna to. Ayan ka na naman. Magsusugal ka na naman. Bye, lagi Ma. Kang talo ngayon. Nalika rito! May pwesto pa ba? Meron. May pera ka ba, Esme? What do you think? Teka. Pwede na ba to? Pwede. Pwede yan. Tuloy. Sige. Hindi ka pinaglihi sa aswang. Po? Alam mo naman ang nanay mo, nagbibiro lang yun. Pero bakit po ganito yung itsura ko? Nung nagbubuntis ang nanay mo sa'yo, alam mo, nagkaroon siya ng ng sakit. Yung ganun lang. Tapos, ayan, nagka-epekto sa mukha mo. Pwede pa po kaya akong kumanda? Ha?
mukhang milagro hinihingi mo. Hindi na eh. Kaya siguro dapat tanggapin mo na lang na ganyan ka. Siguro po kaya hindi ako mahal ni Inay. Kasi po pangit ako. Siguro po kung naging mas maganda ako, mamahalin niya na ako. Sana po gumanda ako. Gagawin ko po ang lahat para pumalin ako ni Inay. Sigurado ako, matutuwa siya dahil iniluto ko siya ng pagkain. Nay, naghinabi na po kayo. Anong pakialam mo? Lang pakialam. Nay, pinagluto ko po kayo ng pagkain, oh. Baka po kasi gutom kayo, eh. Yan pinagmamalaki mo sa akin? Sardinas lang? Nay, wala na po kasing maluto. Tsaka iniutang ko pa nga po yan dun sa sari-sari store. Wala akong pakialam. Ano ba yan? O, ano? Iiyak-iyak ka na naman. Ikaw, kaya ako minamalas dahil dyan sa kadramahan mo eh. Ang daming arte. Nay, Nay, ang ganda-ganda niyo. Sayang nga po, hindi ako naging kasing ganda niyo eh. Sorry, Nay, ha? Kasi alam ko po na ang gusto niyo, anak, yung maganda. Yung pwede niyo po ay pagmalaki. Pero po yung naging anak niyo, pangit. Ako po yun. Sorry po, Nay, ha? Mahal na mahal ko kayo. At kahit po hindi niyo ako gaano kamahal, ako po, Nay, mahal na mahal na mahal ko kayo. Alam ko po na isang araw, mamahalin niyo rin ako. Hihintayin ko po yung araw na yun. Sabi kasi ni Inay, ako ang pakinggan mo. Kasi mali na ikinahihiya mo ang sarili mo. Bakit ka ba kasi lapit ang lapit sa akin? Kasi kaibigan mo na ako.
Talaga? Kaibigan mo na ako? Hindi ka ba matatakot sa itsura ko? Bakit? Dahil sa itsura mo? Yung iba kasing mga bata dyan, natatakot sa akin. Yung iba naman, pinagtatawanan ako. Ayun, tuloy wala akong kaibigan. Alam mo, ikaw pa nga lang yung una kong kaibigan eh. Okay lang ba talaga sa'yo na maging kaibigan ako? Teka, hindi ka ba natatakot sa akin? Halika! Nay! Nay, mano po. Oh, andiyan ka na pala, anak! Siya ba yung sinasabi mo sa akin na nakilala mo dito? Opo. Ako po si Jessa. Nagtataka ka sa mukha ko. Balat to. Andiyan niya simula nang isinilang ako. Parehas po pala tayo. Ako rin po eh. Ganito na po yung tsura ko simula po nung sinilang din po ako. Huwag mo nga hayaang maapi ka na dahil sa itsura mo, ha? Tatandaan mo yan. Dapat maikinig ka sa nanay ko. Parating nagsasabi ng tama yan. Naman! Lagi naman akong tama, eh. Nay, huwag na po, nakakahiya na po, eh. Binata na tong baby ko. Oh, sandali, ha? Kumain na ba kayo? Ayusin ko pagkain mo, sandali. Swerte mo, no? Bakit naman? Kasi parang mahal na mahal ka ng nanay mo, eh. Ano bang pakiramdam, Melchor? Nang ano? Nayakapin ka ng nanay mo. Kasi parang sarap-sarap, no? Parang saya. Bakit? Di ka ba niyayakap ng nanay mo? Hindi. Niyayakap ko siya kapag tulog siya, kaya kasi hindi kasi yung papayag na yakapin ko siya pag gising siya. Kaya ang pangarap ko na sana yakapin niya rin ako. Nahahalikan niya rin ako. Huwag ka na malungkot. Alam ko na kung paano kita pasasayahin. Halika! Diyan ka lang, ha? Ba't wala kang kasama? Asan yung mga kasama mo? Kasama ko yayo ko, kaso lang, naligaw ako. Tulong mo naman ako hanapin siya. Hindi ako makakauwi pag wala siya eh. Oo. Sige, hanapin natin siya. Jessa? 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 Nasaan na yun? Jessa? Jessa? Uy. Jessa! Saan ba yung batang yan? Lakwatsa na naman, hindi nagluto. Hoy, alam ko na. Kung bakit ka nagkakaganyan? Natalo ka na naman kagabi, no? Ha? Kaya ka naglasing. Ma, please, please, masakit ang ulo ko. Oy,
di ang sustento natin, natalo rin. So, inaalas ako eh. Ano nga ba sinasabi ko eh? Eh, paano na tayo nito? Ano pala lang, ma. Gagawa ako ng paraan. Sige, hanapin na natin yung yaya mo. Zilo! Zilo! Diyos kong bata ka! Bakit bigla kang nawala? Naku, akala ko aatakihin ako sa puso. Lagot ako sa mami mo, pagka nakataon. Ah, siya nga pala nagtulong sa akin hanapin kayo. Ah, salamat niya. Wala naman po. Ako nga pala si Jello. Ano yung pangalan mo? Ako si Jessa. Hayaan mo. Gusto ka lang niyang makilala. Gusto lang niyang ma-imagine ang itsura mo. Ang ganda mo pala. Bakit ka lumayo? Because may dumi ang mukha niya. Ah, baka hinahanap na tayo ng mami mo. Magpaalam ka na. Sige. Salamat, Jessa. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasagasaan na ako ngayon o kaya naligaw pa. Sige. Salamat ulit, Ni, ha? Jessa, sino ba yun? Halika na nga! Sila, Gerald. Wala pa nga po eh. Wala bang number kung saan ako pwedeng tumawag o di kaya address kung saan ko siya pwedeng sulatan? Wala din po. Eh, ano ba kasi yung kailangan niyo sa amo ko? Eh, bakit ba naman kasi ang dami mong tanong? Pati wala ka lang dito. Ikaw pa may-ari ng bahay. Eh, ewan ko sa'yo. Hoy! Hoy! Huwag mo akong iwan! Bumalik ka dito! Hoy! Hindi ba ako tapos sa'yo? Hoy! Basta, sa susunod, huwag ka na makikipag-usap sa di mo kilala. Mamaya, masama pala yun. Oh, hindi naman mukhang masama si Jello, ha? Oh. Mukha nga siyang mabait, eh. Tsaka, kawawa siya kasi bulag siya. Ah, basta! Sundin mo na lang ako! Oo na nga! Kulit din naman pala na ito eh. Nagmamalasakit lang po. Diba kaibigan mo ako? Kaya iniisip ko yung lagay mo. Salamat! Ay, hapon na pala. Baka hinahanap na ako ni Inay. Sige, mauna na ako ah! Ako, ewan ko nga ba. Tuluyan na nagtago ito si Gerald, no? Kabagay, nagpapadala pa naman siya ng sustento sa atin. Buti na lang! Naku, Diyos ko, paano tayo nito? Dapat lang, ano, hirap-hirap alagaan niya ang pangit na Jessang yan. Bakit dapat lang magpadala yung tatay niya, no? Sobra ka naman. Ay, naku. Ang tatay ko po. Kanina ka pa ba dyan? Kakarating ko lang po. Nakikinig ka sa usapan namin, ano? Hindi po, Nay. Hindi ko naman po sinasadya, eh. Oh, talaga napaka-chismosa mo? Nay, hindi po ko chismosa. Hindi ko naman po sinasadya, Nay. Huwag po kayo mag-aret sa akin. Ikaw talaga, peste ka talaga. Malas ka sa buhay ko. Pag ako nainis sa'yo, iwawala kita na parang guting. Huwag po, Nay. Ay, naku. Bakit mo ba kasi ako niyayakap? Pa? Nay, nakapag-graduate na po ako. Sayang nga po, di po kayo dumating kanina. Kayo po sana nag-abot sa akin ito. Sa tingin mo, gusto kong gawin yon. Mukha ba ako may pakialam? Ala naman, di ba? O, iiyak ka na naman.
Huwag mo na nga akong dramahan. Makinis. Ay, ganito ang insuro ko. May kakayanan naman ako.